Good day and welcome again sa ating video tutorial. So today, didiscuss naman natin ang three-way switches. Typically, ang three-way switch ginagamit kung gusto natin makontrol ang isang ilaw sa dalawang location. So makikita nyo mamaya kung bakit pangalan niya three-way switch. So for example, meron kang gate dito. Papasok ka ron sa iyong mansion na bahay. Siyempre, dahil mansion yun, malayo. So, kailangan may mga ilaw na nakasama dyan. So, ikaw na papasok, kailangan mo nang switch muna yung ilaw dun. Then, maglalakad ka papunta dun sa bahay. Then, pwede mong patayin naman dito yung switch pag nakarating ka na. And vice versa, pwede ka rin galing sa house, palapas ka naman ng bahay. Then, isuswitch mo sa may gate ninyo. Yan naman yung isang scenario. Other scenario naman is sa stairs. Kunwari, dito yung door na naman ng bahay nyo. So, sa ground floor. So, pupunta ka naman sa taas. Sa room mo. So naturally, may ilaw sa may ano, sa may stairs, nandito ka. Doon mo yung switch pag aakyat ka. Then kung nandito ka na sa taas, pwede mo namang i-off yung switch. At the same time, katulad kanina, pwede ka rin bumaba. At lumabas ng bahay at ma-off mo yung ilaw. No need na ano na no need na tig-isa yung switch. Okay. So, paano naman ang schematic diagram ng isang switch? Neutral natin. Then, ang live naman natin. Okay. Meron tayong switch naman. So, ito na yung makikita mo kung bakit naging three-way switch ang tawag sa ilaw na to. Kasi, meron siyang tatlong terminals. Noted by 0, 1, and 3. Ganon din naman sa kabila. 1, 3, and 0. Tapos, meron tayong ilaw. Lalagyan ko na rin ng jumper. Ganyan. So, pupunta na tayo dun sa ating connection diagram. Ang neutral, pupunta pa rin sa isang ano nang ilaw. Neutral. Tapos, ang return, any color naman, dito sa isang zero. Then, our live, lagi siyang pupunta sa isang switch. Then, our traveler, pupunta naman siya in any pwedeng 1 is to 1 is 3 is to 3. Okay. Yan, mali kanina. So, this position, ang mga three-way switches ay may pre position. It's either naka 0 to 1 or 0 to 3. Yun naman ang difference niya dun sa single switch. Meron siya at meron siyang position. For this particular position, itetrace natin, neutral pumunta sa ilaw, and ilaw pumunta sa isang three-way, pumunta sa traveler. Ang first position na to ay naka-on. So, pwede mo siyang i-off sa pagpintot ng any. So, pwedeng dito 0 to 3 na break na yung ano. O kaya 0 to 3 ulit. O kaya in any position. Kaya nga ang mga three-way, wala siyang symbol dun sa kanyang switch. Okay, gagawin natin yung actual niya. So, meron tayong mga junction boxes. Utility boxes,
So, meron din tayong conduit. So, yan yung mga first na linalagay dun sa may actual. Tapos, lalagyan mo na ng wire. Katulad kanina, yung ilaw natin, lalagyan natin ng buntot. Okay. Tapos ang ating mga switches, meron siyang 0, 1, and 3 sa may predefined position. 0, 1, and 3. 0, 1, and 3. Okay. Wiring na natin. So, ang light, pupunta siya sa first na 3-way. Doon sa 0. Meron itong splice. Tapos ang ating neutral, pupunta siya ng, mayroon siyang splice pa dito. So, pupunta dito. Splice. Splice. Then, ang ating return, pupunta naman sa 0 ng isa. Then, ang mga travelers, in any form naman, pwede siyang 1:1 or 1:3, doesn't matter. Gano'n pa rin sila magkoconnect. Okay. Ngayon, gagamitin natin yung hash markings. Lalagay natin yung ating mga junction boxes, utility boxes, conduits. So, bibilangin mo na yung number of wires. Dito, 2. Dito, 3. Dito naman, 3 din. Dito is 1, 2, 3. Tapos bibilangin mo rin yung number of splices. 1, 2, 3, 4. Okay. That's it guys. Nakagawa na tayo ng ating 3-way switches. Thanks for watching.